Pinupo na ngayon ang ilang kritiko ng administrasyon ang pagsuko ni Janet Lim Napoles. Tila scripted lang daw kasi ito at bahagi ng kasunduan para hindi madawit sa pork barrel scam ang mga kaalyado ng administrasyon. Mariin naman itong itinanggi ng palasyo sabay buwelta sa mga kritiko. My report si Maki Pulido. Nang sumuko at humarap kay Pangulong Aquino sa Malacañang ang umano'y utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles, nalagay sa posisyon ng palasyo na kailangang depensahan ang sarili sa mga negatibong reaksyon. Isa sa kritisismo na kumalat sa social media, mukha raw scripted ang pagsuko ni Napoles. Matindi-tinding script po ito, natalo pa ho ata niya yung My Husband's Lover in terms of ratings. Tila nahaluan din daw ng politika ang pagsuko ni Napoles. Nakukulayan to ng politika. Lahat naman iniisip, may kinalaman to sa presidential bid ni Mar Rojas. Eh, mahirap makulayan ng politika ito, no? May tanong na ngayon, baka mamaya yung testimonya ni Napoles, maging selective na lamang. Pero sagot ni Interior Secretary Mar Rojas, walang nangyaring bargaining or condition. In fact, doon sa mga 10 minutes or 12 minutes sa kanilang paghaharap ng Pangulo, yung seguridad lang at yung kanyang kaligtasan ang napag-usapan. Ang grupong anak bayan sinabing kailangang busisiin ang ugnayan ni Napoles at Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. Matatandaang nadawit ang pangalan ni Ochoa noon dahil galing sa law firm niya dati, ang Marcos Ochoa Serapio Tan o Most Law Firm, ang tumayong abogado ni Janet Lim Napoles. Pero sabi ng Most Law Firm, naging collaborating counsel lamang sila ni Napoles para sa kasong kidnapping at umurong din daw sila sa kaso. Matagal na rin daw nag-divest si Ochoa mula sa law firm. Ang consultant naman ni Ochoa na si Brian Yamsuan na si Bak dahil sa umano'y ugnayan nito kay Napoles. Kinumpirma ni Assistant Secretary Jose Emmanuel David Eva III ng Office of the Executive Secretary, tinanggal si Yamsuan dahil umano sa conflict of interest. Si Yamsuan din umano ang tumulong kay Napoles para makipagpulong sa pahayagang Philippine Daily Inquirer. Wala pang pahayag si Yamsuan ukol dito. Mukha raw kasing mayroong cover-up deal sa pagitan ng Pangulo at ni Napoles para hindi maisama sa pork barrel scam ang mga kaalyado ng Malacañang. Kaya hindi raw nakapagtataka sakaling magkaroon ng whitewash sa investigasyon. Pero sagot ng Malacañang, nung Lunes, sabi ng anak bayan, hulihin si Napoles. Nung nag-surrender na si Napoles, scripted ang huli. I mean, make up your mind, anak bayan, and be a little bit smarter than what you have stated. Kahit si Attorney Levito Baligod, abogado ng whistleblower na si Ben Herluy, may katanungan. Kailangan nating malaman talaga kung nag-surrender pa siya o hindi. Kasi ayon sa aking impormasyon, ay talagang malapit na siyang masukol ng ating mga otoridad. I can tell you, wala ho siya bago siya sumuko dahil kami ako hong nakipag-usap kay Attorney Kapunan. At ako po ang nakipag-meet sa kanya at pumunta kami sa isang lugar na kung saan pumunta rin eventually si Ginang Napoles. Hindi ko alam kung saan siya. In fact, we were waiting for some time. 8:06 kami nandoon. Naghintay po kami ng almost 1 hour bago siya dumating. Pero hindi ito minasama ng kampo ng mga whistleblowers sa pork barrel scam. Ani Baligod, tama na bigyan ng seguridad si Napoles dahil baka saktan ng mga mambabatas na dawit sa questionabling transaksyon ng PIDAF. Most politicians involved in the PIDAF scam would want her eliminated. Ayaw din naman ng gobyerno yan. Pero hindi raw pwedeng maging state witness si Napoles. Matibay na raw ang kaso kahit wala ang kanyang testimonya. Because we will clearly establish the financial links between the foundations on one hand and Mrs. Napoles on the other hand. Then second, between the foundations on one hand and the legislators on the other hand. And third, between Mrs. Napoles and the legislators. Maki Pulido, GMA News.